guys, welcome ulit. So, ang topic natin ngayon about mga Syrian hamsters being solitary creatures. So, ngayon, ang kasama natin si Mashi. Ayan. Okay? So, kaya ko siya sinama para alam natin kung ano po ba ang mga Syrian hamsters. So, pag-usapan natin, ang mga Syrian hamsters po, solitary sila in nature. Ang ibig sabihin ng solitary, hindi sila pwedeng may kasamang ibang same species na hamster or ibang hayop. Okay? Bakit? Kasi ganun sila ginawa. Ganun sila as animals. So, bakit nga ba solitary ang mga Syrian hamsters? Actually, ang Syrian hamsters, nalaman lang nila na solitary sila dahil may mga scientists na nag-observe sa behaviors ng mga hamsters. So, sa wild, actually, hindi sila nagkakaroon ng pagsasama-sama as mga Syrian hamsters. Hindi sila yung pack na magkakasama sila sa isang area. Basically, nabubuhay lang sila ng mag-isa. So, ganun talaga yung behaviors nila. And, nag-meet lang yung mga Syrian hamsters once na kailangan nila mag-breed sa wild. Then, after nun, kapag nabuntis na yung, or after na ma-meet, nung Syrian hamster na lalaki yung babae, ang ginagawa actually nung babae, inaaway na niya yung lalaki para umalis yung lalaki at maghanap na ng ibang lugar para ma-keep alone ulit yung mga female Syrian hamsters. And then, pag nagkaroon sila ng baby, mga 2 months old, yun, naghihiwalay-hiwalay na rin sila eventually. So, marami tayo iba-ibang klaseng mga solitary na hayop tulad ng mga panda. Yan. So, sila, example sila ng mga solitary animals. So, likewise, parehas din sa mga Syrian hamsters. So, sa mga Syrian hamsters, meron tayong dalawang common names na naririnig sa mga Syrian hamsters. Ito ay tinatawag na teddy bear hamster at saka golden hamsters. So, itong dalawang ito, fancy name lang siya na tinatawag sa mga Syrian hamsters. Depende kung mahaba yung hair nila, yun yung tinatawag na teddy bear. At short hair, yun yung golden hamster. So, si Mashi dito, isa po siyang teddy bear hamsters dahil fluffy yung hair niya. So, hindi po siya species kung hindi type lang po siya ng coat or ng fur. Mga common mistakes ng mga new owners is pagkakaroon ng mga Syrian hamsters na pinagsasama nila with other Syrians. Mostly, Syrian hamster na male and female. So, anong nangyayari doon, pag nagsasama tayo ng male and female, nagbe-breed sila. Kaya hindi natin ina-advise na magsama ng mga Syrian hamsters, lalo na male and female, kasi pwede lang silang dumami. So, ang Syrian hamsters, mas preferred nila na tumira ng mag-isa. So, usually, ang ano niyan sa lifespan nila, pag pinanganak sila, up to 1 month old, yung mga different gender, pinagsasihiwalay na. So, pinagsasama yung mga male, pinagsasama yung female, up to 2 months, okay? So, 2 to 3 months, pwede silang pagsamahin, pero pag pumataka na sila ng 3 months or 4 months, doon na nakikick in yung pagiging solitary nila. So, ano nangyari kapag nagiging solitary sila? So, nangyayari dyan, mas nagiging aggressive sila sa mga ibang Syrian hamsters na kasama nila sa cage. Ang nangyayari, nag-aaway sila eventually, or minsan makikita natin na kakagata na sila or may mga sugat ng ibang mga Syrian hamsters natin. Para maiwasan natin to, kailangan natin sila i-separate bago pa mag-kick in yung instinct nila na pagiging solitary. So, mapapansin natin, ang cycle kasi na nangyayari dyan, yung newbie, bumibili sila sa pet shop. So, ang pet shop, ang una nilang gagawin is bebenta ang kanila ng pair kasi iniisip nila na kailangan nila ng kasama. Ang pet shops po, hindi po sila nag-provide ng information about proper hamster care. Around 95% ng or 98% ng pet shops hindi nakakapag-provide kung paano ba sila tamang alagaan. Kaya mostly, maling information yung nakukuha natin. So, ang kailangan natin gawin is mag-research. Kung i-research natin sa Google, actually, makikita natin na ang Syrian hamsters talaga solitary. So, nangyari yan, yung mga newbie bumibili, pinagsasama nila sa isang cage, tapos nag-breed sila, dumadami yung Syrian hamsters. So, pag dumami na yung Syrian hamsters, lalo na sila mag-aaway at mag-aaway hanggang sa magpatayan sila. So, ang nangyayari is yun, nakakawawa yung mga Syrian hamsters. Paano naman yung mga ibang tao na may mga Syrian hamsters na magkasama na hindi nag-aaway? Well, lucky for you, kasi hindi pa sila nag-aaway. Pero eventually, possible na mag-aaway yan. And yung fact na hindi sila nag-aaway, ibig sabihin, sobrang swerte nyo. Parang ganito yan. For example, ako. Alam ko, kapag tumulan ako sa building, ng 3 floors na building, mamamatay ako. Pero tumulan ako, hindi ako namatay. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba nun, okay lang tumulan ng building? Hindi. Alam natin na pag tumulan ka sa building ng 3rd floor at nalaglag ka sa pinaka-ground floor, sure, patay ka or injured ka. Pero hindi ibig sabihin na wala nangyari sa akin, okay nang tumalon. Likewise, sa mga alaga nating hamsters, hindi ibig sabihin na pinagsasama natin sila at nag-live sila harmonically, okay na. Darating yung time na mag-aaway yan. And mind you, ang vet
care para sa mga hamsters, lalo doon sa mga sira-sira yung mukha, masyadong mahal. Umaabot yan usually mga 1,000 to 2,000 pesos para lang magpagamot ng hamster na may sugat. And besides, ang hamsters po, konti lang, maliit lang po yung lifespan nila. So as much as possible, kailan natin sila i-maximize by hindi sila na nag-aaway sa ibang Syrian hamsters. Usually kasi yung mga away nagli-lead sa death pag yung sugat nila ay nagiging infected na. Actually, considered as animal cruelty kung pasasamahin natin ang mga Syrian hamster with other Syrian hamsters. Bakit? Let's say for example, nilagay natin sila sa isang cage na maliit. Dalawang Syrian hamster yung nilagay natin doon. Once na nag-trigger yung pagiging aggressive ng isa at pagiging solitary nila, pwede niya awayin yung isa. And dahil maliit yung cage natin, walang way para maka-escape yung isang hamster na inaaway. So, ang mangyayari, kakagatin siya up to the point na pwedeng mamatay yung isang Syrian hamsters natin. So, tayo as owners, alam natin na ganun yung kanilang behavior and dapat maging responsible tayo sa pag-provide kung ano yung necessary sa mga pag-aalaga ng mga Syrian hamsters. Marami actually animals or pets na pwede natin alaga na social. For example, mga dwarf hamsters, sila yung isang uri ng species na pwede natin ipagsama among same gendered na mga dwarf hamsters like Roborovsky, Winter White, Campbell dwarf hamsters. Take note lang na hindi yan guaranteed na mag-aaway pero mas less likely or less yung chance nila na mag-aaway sila dahil social creatures sila. Once na nag-aaway sila, then kailangan natin din sila i-separate. Ano pa ba ibang pets na pwedeng may kasama? Isa sa mga example is mga guinea pigs. Ang guinea pigs po, kailangan nila ng kasama. Or ang mga rabbits or mga mice. Ito yung mga example ng mga social animals na pwede silang pagsamahin. So kung gusto niyo mag-alaga ng mga pets na may kasama, advice ko sa inyo is mag-alaga kayo ng mga sinabi ko mga pets. Kasi in that way, para mas matugunan yung gusto natin na may mga kasama yung mga pets natin. Okay? Ang hamsters po, naturally, magta-thrive sila alone. Isa sa mga ibig sabihin ng solitary, mas nagta-thrive sila pag mag-isa sila. Pag nagkakaroon sila ng kasama, mas na-stress sila doon sa mga kasama nila dahil kinakagat or inaaway sila. So, ang pinakatamang pag-aalaga ng mga Syrian hamsters, kailangan cage sila 1:1. Kaya mahirap po pag dumami yung mga Syrian hamsters kasi pag nanganak yan at sobrang dami, kailangan natin sila ipa-adopt or kailangan natin alagaan sila at mag-provide ng individual cage kada isang hamster. So yun po yung disadvantages na pag-alaga ng Syrian hamsters kasi nga solitary sila. Yun. Isa sa mga na-experience ko before, na meron akong nakilala sa Facebook and then nag-message siya sa akin, sabi niya, gusto niya ipa-adopt yung hamsters niya. And then nung chinek ko yung hamster niya, dalawang Syrian hamster pala yung alaga niya. Then eventually, dumami yung mga hamsters niya hanggang yung ibang Syrian hamsters niya nagkagata na, nagpatayan na. Actually, yung iba, nawala kasi nahulog ata sa balcony. So, yun nga, ang isa mga reason natin kung bakit hindi tayo dapat tag-alaga ng mga hamsters na opposite gender is yun nga, dadami sila and darating yung time na magpapatayan sila. And then, baka mamaya, late na tayo para magawa natin ang paraan para mas umayos sila. If meron kayong mga hamsters na nabili na hindi nyo alam na solitary pala ang mga Syrian hamsters, meron tayong adoption center na pwede nyo ipasurrender yung mga hamsters nyo na hindi nyo maprovide ng mga cage or ng mga ibang supplies. Pwede nyo i-message yung Hamdoption PH. Nakikater kami at nagpo-foster kami. Naghanap kami ng mga bagong owners na pwede mag-alaga ng mga hamsters nyo. And guaranteed po na maalagaan sila ng maayos dahil meron kaming screening na ginagawa para makapaghanap ng panibagong foster parents. Also, add ko lang, since solitary sila, generally, ang hamsters po, kahit magkakaibang species, hindi natin sila pinagsasama. Okay? So, hindi natin pwede magsamay ng Syrian hamsters, so Winter White or Roborovsky sa Syrian hamsters. Again, pag may gumawa nito, hindi ibig sabihin na tama yung ginagawa nila. Swerte lang sila dahil wala pang nangyayari sa kanila. Marami na akong cases na nakita na yung mga Syrian hamsters nag-aaway. Okay? Yung mga ibang keepers na sinasabi na hindi naman sila nag-aaway. After a month, bumabalik sila. Kuya BG, nag-aaway na yung mga Syrian hamsters ko. Ano kailangan kong gawin? So, bago pa mangyari yon, kailangan maging prepared na tayo and maging responsible tayo na ipaghiwalay yung mga Syrian hamsters natin. So, yon. So, sana kung nag-enjoy kayo at may natutunan kayo, don't forget to like this video. Doon sa mga friends nyo na nag-aalaga ng mga Syrian hamsters, i-share nyo itong video na to para ma-educate sila. And if first time kayo manood ng ating videos, please hit the subscribe button para ma-notify kayo sa mga ating next videos to come. And kung nakita niyo yung voucher code natin, pwede niyo gamitin yon sa Little Ham Supplies para makapag-redeem kayo ng discount sa ating shop
Little Ham Supply sa Shopee. And also, meron tayong mga hides for Syrian hamsters, tunnels para sa mga Syrian hamsters natin. So if interested kayo maghanap ng mga items for your hamsters, pwede nyo i-check yung Little Ham Supplies sa Shopee or pwede nyo din kami i-message through Facebook. And dun sa mga first time na mag-alaga ng hamsters, kung gusto nyo matuto more about proper hamster keeping, meron din tayong website sa www.philippinehamsterkeepers.com. Nandiyan lahat ng ating mga information about proper hamster keeping. So kung newbie kayo, pwede nyo i-check yan para matuto pa kayo more about proper hamster keeping. So yun lang. So sana nag-educate sa video and may natutunan kayong bago. And I hope to see you again in our next video. Thank you!